wala nang hahanapin pa. I thought it was a very napaka-subtle niya at saka napaka even-handed compliment sa minamahal mo. O sige nga, sige nga. Meron siyang estilong kanya lamang, ang kanyang pagkababae ang dinadahilan. Pagsubok sa pag-ibig, walang katapusan. Di naman daw nagdududa, naniniguro lang. Ewan ko ba, ngunit kahit ganyan siya, minamahal ko siya, wala nang hahanapin pa. Kahit anong sabihin ng iba, minamahal ko siya, wala nang hahanapin pa. That's really cute. Naniniguro lang. That's so true. Is this your song with Lydia? I wrote that for Scorpio Women, of which Lydia is a Scorpio. Uh-huh. And Danny's ex-wife. Sa isang double date na kilala ni Jim ang asawang si Lydia Mabanta, nililigawan ng pinsan ni Jim ang kapatid ni Lydia na palaging chaperone sa kanyang mga kapatid. Nagkagustuhan ang dalawa, pero wala raw silang commitment. Nag-migrate si Lydia sa Amerika. Every day talaga nagsusulat ka ng mga 4 pages, tapos... Tapos, papadala siya ng kaset na nagkukwento siya, gano'n. Talagang everyday nihintay mo. Tapos one day, tumawag ako sa kanya long distance. Eh, wala na. May date daw. Paano ba to? So, tawag ako ng tawag. Finally, 4 o'clock dumating. Sabi ko, saan ka galing? Sabi niya, may date ako eh. Wala, barkada, barkada lang gano'n. Tapos nag-gano'n. I proposed. Marriage. Marriage. Well, I became price eh. Niligawan daw ni Jim ang pamilya ni Lydia. Pagdating niya sa Pilipinas, nagpakasal na ang dalawa. Sabi ni Lydia, kakaiba ang pamilya ni na Jim. His family has always been into politics. We sit down the dinner table, it's all politics. They'll turn everything inside out, upside down and everything. And they all come from different points of view. There's the extreme left, extreme right, middle and everything. Okay. I mean, they'll disagree through the night. But at the end of the day, they're just family. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, ayaw pa ni Jim magkaanak. After 9 months, parang sabi ko, parang naglalaro-laro lang tayo. Bahay-bahayan lang tayo. So we decided nagkaanak kami. Ako, mali pala yung akala ko. Napakasarap pala maging tatay. Ako nagturo sa kanila lahat ng ABCs. At math. At saka lahat ng mga kailangan nilang malaman sa school. Parang nag-grade school ako ng 5 beses. Kasi yung aking grade school, yung 3 anak ko, ngayon yung apo ko. Gaya ng pagpapalaki sa kanila, binigyan ni Jim ng kalayaan pumili ang mga anak niya. One thing that my dad, you know, instilled in all his kids is how important like democracy, freedom, like all of that is in our country. And he's never told us who to vote for. If I chose to vote for somebody he didn't approve of, but I had my reasons for it, I think he would still respect that. Dahil sa pagiging maboka, inaabot sila ng 3 oras sa hapunan dahil sa kwentuhan. My friends love like hanging out here. They love having dinner with my parents because the conversation's always good. They're always saying like how cool my parents are and how cool it is how open like everyone can be with them. Like things that they wouldn't talk about with their parents, they can talk about with mine. Swerte raw sina Erica dahil sikat ang kanilang ama. My teachers, some of them were probably nicer to me because of my dad. Like, I knew some of them had a crush on my dad. So, I don't know, they'd be more like lenient about certain things. Even my classmates had a crush on him. Like, my friends would be like, your dad's so hot. And I'd just be like, no, don't say that. Pero sa loob ng bahay, isa lang daw ordinaryong tatay si Jim. When you step in here, you're just Jim, the husband, the father, and everything. I hate it when he becomes so showbiz, and even my kids would look at him, para, what's wrong with Papa? He'll get it from us when he gets too showbiz. Kasi magod ka na lang palagi, parang ikaw lang ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Nandirito kami, ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa kami kasama mo. Dekada 90, nagpatuloy ang pag-arangkada ng musika ng Apo. Ang galing-galing nun. You struck a familiar chord. Yeah.
people's hearts. Ang feeling namin ano, people were moving away from constructed songs that were overtly commercial. Gusto nila yung tunay na ordinaryong experience na right. Na papahayag mong ganyan. Pero nang maglaon, nagbago raw ang kanilang musika. Madalas, kung anong kanta ang agad bebenta, yun na lang ang ginagawa nila. Because the network was growing, dun medyo namatay yung creativity nila. No? Kasi ang nangyari dun, yung network, pinagawa sa kanila kung anong akala nila ang magbebenta. No? Hindi nakalabas yung pagkatunay na pagkatao ng grupo at nung mismong talento nila. Yun din yung panahon na palagay ko na medyo nausog na yung pagsusulat. Noong 2001, sumama ulit ang Apo sa EDSA 2. Pero nadismaya lang si Jim. Sunod-sunod ang kontrobersya at iskandalong kinasangkutan ni Pangulong Arroyo at ng kanyang tunay at opisyal na pamilya. Habang nadidismaya sa gobyerno, dumating ang pinakamabigat na problema ni Jim sa pamilya. Before I got cancer, the year before, my mom had cancer too. I took care of my mom until her last breath and then I got sick. A year after I was diagnosed, my dad was diagnosed with lung cancer. Oh, how was at that? The same time, he was diagnosed with lung cancer. A sister-in-law was also diagnosed with breast cancer. Papuntang Baguio raw sina Jim para sa isang concert nang malaman ang kalagayan ng asawa. Muntik daw hindi sumama si Jim sa Baguio. From what I heard from the people who rode with him, he wasn't saying anything, but along the way, he just stopped and broke down. I think it was John Santos who was like, he just broke down and crying and crying. Every time tinatanong ng tao, does your wife have cancer? Sabi ko, no, we have cancer. Bakit mo ginawang we? She's not the only one suffering. We're all suffering and we're all fighting. Kailangan, you know, encourage mo rin siya, di ba? So it's your fight. It's your fight together. Gaano kahirap yun? Mahirap. Mahirap. Any similarities? Pag may chemo siya, mahirap. Ayaw mo makita yung minamahal mong naghirap eh, nagsasuffer. So, hindi mo naman masabi na, bigay mo na sa akin, di ba? Medyo life-altering ng konti. Magkasunod na sumuko sa cancer ang mga magulang ni Lydia sa loob ng halos 3 taon. Nadagdagan ang problema ng pamilya nang mabuntis ang panganay na anak ni Jim. When she got pregnant, it was the same time I was diagnosed. It was a double whammy for me. What was your reaction? Was that like... Oh, we both, Jim, Eric and I, we were crying. But there was acceptance right away. Right away. Yeah. Like that. But to this day, I always tell her, salamat ka may cancer ko, nun kunin napagalitan kita. Dito na bumigay si Jim. Parang napagod ako. Sabi ko, it's always been career and the country and all of that. Parang napakalaki nung places nun sa aking consciousness. Sabi ko, now it's time for family. So sabi ko, when she said let's go, sabi ko, sige, let's go. So nag-move kami sa Australia. Did you cop out? No, I never did. I knew during that time that people would misunderstand. But sabi ko, life is not about looking good or pleasing people, di ba? Sabi ko, I have my family to take care of. We have to recuperate as a family. Sabi ko, we're all bugbog sarado. The whole family suffered. Oh, tsaka matay yung lolo at lola. Parang sunod-sunod lahat ng ano. He was really burnt out. So his real reason, aside from, you know, you say it's for the kids, you open doors for the kids, he was very tired. You also tired? Oh, I would like to have him for us. We were always sharing him. He was always, you know. For others. Sabi namin, yeah, that would be nice, you know, just family and everything. Uh-oh. Was it nice? Oh, sometimes because he's never there. He's always here. He's always here. He's here more than he's there. 2010 for me is kung hindi natin ilagay sa pwesto ang tamang mga kandidato, mangyari a drift of another 6 years is fatal.